this is again another vlog at... Ano ba yan, pre? Ang lamya mo naman! Welcome to another vlog! Dun, dun, dun. So, ayun, excited ako ngayon na dahil mapapagkilala ko kasi... Ang galaw-gaw. So, this is a Honda SIR na 1999 model. So, 21 years old na siya, same as me. Yung first na sasakyan ko na Suzuki, then after nun, binenta namin yun. So, yung money na, pinagbentahan nun is pinambili namin dito. Binili namin siya sa Pampanga, worth 350,000 that time. Puta brad, ganun kakayaman! Kung makikita niyo yung mga post ngayon, may mga 350 pa rin or mas mataas. So, hindi nag-depreciate yung value ng SIR. It's really a good investment din, yun. Ayun, let's check it out! Una kong ininvestan, yung ito, yung coilovers. Dynamics yung nilagay kong coilovers for 12x10. Alalahanin ko na kung anong nilagay ko, pero mga ganun. Dating black kong color nito. Pero pinapa-tune up ko kasi pinaintan nila ng red. Kaya yung red. Isa sa mga pinakabit ko is ano din, LCA. LCA dito sa baba. Nilagay ko yung LCA. Naglagay din ako ng ano na to? Camber kit. Naglagay din ako ng camber kit para mas madali na lang yung pag-adjust ng camber. Kasi magkaiba ang ginagamit kong camber kung nagsaslalom, tas iba din kung sa circuit. Okay na dito sa hood. Yun, stock lang nandito sa hood, guys. Wala na akong iniba. Ito, hindi din siya na-open yung makina ko. Virgin pa. Hindi pa na-open yung makina. Pero ang pagkakaalam ko dun sa mga dating nag-may-ari neto is hindi pa daw talaga nila pina-open. Ayun. So, fresh pa yung makina natin. Itong hood natin. Hindi ko pa siya pina-iba. Tapos, guys, may tip pala. Kung bibili kayo ng EK, tingnan nyo tong paddock 4-5. Itong EK4, yun yung para masigurado nyo yung chassis ba? It is original na paddock. Or original na SIR. Makina naman nito is P6ZD1. Ito yung local na B16A ng SIR. So, ang ginagawa ko lang kung every race is, yun, nag-change-all ako, pinapalitan ko yung mga filters, tapos minsan yung mga spark plugs pinapatingin ko para walang problema. Pero, kung ano yung ginagawa sa daily car na tune up, yun lang din yung ginagawa ko dito. Siguro minsan lang kung yun pinapalitan ko yung camber. Ganun. Ang nakalagay dito na gulong talaga is yung nandun sa kaipadge, dun sa EG. So since hindi ko na ginagamit yung sasakyan na to, yung spare, yun yung nakakabit dito. Dito na tayo sa loob. Dito muna tayo sa steering wheel. So, ang SIR is my red stitch na steering wheel. Yun yung original niya. As far as I know. Ito din yung original na shift knob. Ito pa yung original niya. Tapos, dito tayo sa gauge. So, ang mga EK is sa 8,000 RPM magsisimula yung red niya. Yan. Ayun, mileage lang neto is 118,491. So, biruin mo, 21 years old na to. Same lang kami, diba?
Same lang kami, katanda. May mga sasakyan kaming 2006 yung model, pero mas mataas pa yung mileage niya. Lahat ng to, yung aircon niya, syempre, I use it as everyday car din. So, hindi ko na pinatanggal. Ito, pero ito, pinalitan na tong stereo yata. Pinalitan na to. Ito lahat ng ito nag-work pa. Lahat ng mga buttons natin dyan. 1999 siyang model. Kaya ito yung design niya. Every, ang alam ko, every year nagpapalit sila ng design ng interior. Kasi yung sumunod is 2000. Yun na yung HKS na design ng interior. Ayun. Wala akong binagot. As you can see, sa likod meron pa yung mga seats ko. Yan pa. As in, kung anong nakikita nyo ngayon, ganun ko siya, kinarera. Wala akong, tinatanggal ko lang actually is yung spare kong gulong. Kung may karera, tatanggalin ko yun syempre para naman mas gumaan tayo ng onte. Ayan, mataba na nga ako. Diba? So, kailangan natin mag-reduce pa ng weight. Nang sasakyan, ewan ko kung ma-reduce ko yung sa akin. Ayan. Drive. Natamimi kayo, ano? Sabi kasi. First time kong ikarera siya, yung talagang karera na, which is nangyari sa Dagupan. Tatlo kaming sumali nun, pero yung pinaka-na-intimidate ako dun sa isa. Tapos, sinasabi sa akin ng mga tao dun na veteran na daw yun, so dati nang naglalaro, ganyan-ganyan. So, sabi ko naman, sige, okay lang, basta may experience ako, kasi kailangan ko ng experience para sa mga susunod kong races. Kasi yung susunod na race ko after nung sa Dagupan was slalom na nationals ng Phoenix. For me, I need that race para experience lang. Pero, ayun, chamba na naman na ako yung champion sa class ko, sa ladies class, no? First time kong sumali ng slalom. Second is, nung nag-circuit naman ako, umuulan noon, yung first podium ko sa circuit is yung third place ko ng bracket G ng time attack sa Clark Speedway. Siyempre, for me, kasi mas mahirap mag-podium sa circuit kasi wala namang women's class doon or walang magse-separate sa inyo ng males at saka females. So, ayun, super proud ako kasi isa ako sa mga nag-podium sa bracket. Pero yung bracket ko noon, syempre, yung pinakamababa bracket G pa lang. Ito din yung una kong grenade na sasakyan. Grid is, yun yung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Sabay-sabay kayong magsta-start. Yun yung mainstream na nakikita nyo sa mga movies. Yun nga, 13 kami nag-start. Probation ko nun, kasi first try ko palang mag-grid. So, sa back ako ng grid. So, diba, from sa pinakalikod ng line or pinakalikod ng line-up is nag-finish
isa ako sa mga nag-finish, which is pang fifth pa ako. Diba, sobrang saya ko na nun. Yung fact lang na nakakatapos ka na din. And sa dami niya, pang fifth pa akong nag-finish, diba? Sobrang saya ko noon time na yun. Yung third na most memorable moment ko is pumunta ako sa monasteryo sa Tarlac. Tapos, pauwi na kami na noon. Tapos, sobrang dilim na kasi onti lang naman yung streetlight sa monasteryo. Or may hill pala. Yung dinaanan ko is may hill kasi nag-wheeze lang naman ako. Tapos, hindi ko alam na nawala ng road na katuloy to. So, parang dead end na pala yun. Tapos, dumiretso ako kasi akala ko, ano lang siya. Kasi sa Waze, parang tuloy-tuloy siya eh. Tapos, yun, nag-ganan yung sasakyan. Pak! So, ganan. Tapos, akala ko, syempre, yung impact nun, medyo malakas. Tapos, medyo mataas naman. Ganun. Tapos, akala ko yun, masisira na yung sasakyan ko kasi sobrang lakas ng impact. Pero, tinignan ko after that. Tinignan ko yung kung may leaks, ganun. Wala. So, super reliable na itong sasakyan na to. Kaya, may recommend ko din siguro sa inyo na kung kukuha kayo ng sasakyan, kumuha din kayo ng SIR. Ayun, yun yung mga experience ko with this car. Sa amin kasi, sa amin ng tatay ko, gusto namin na walang galawin as much as possible. Gusto namin i-preserve kung ano yung SIR noon. For me lang ha, for me. Kung binago na namin siya, parang hindi na siya SIR yung feel. Parang ganon. Iba't iba tayo, di ba? So, as you, as a car enthusiast, yung sasakyan natin, extension ng personality natin. Syempre, alam ko may mga project cars din kayo na gusto nyo i-share. So, i-comment nyo lang sa baba kung ano yung project car nyo para naman ma-share nyo sa buong mundo. Yun, magkwento lang kayo and magkwentuhan tayo. So, syempre, sa ma-share nyo din sa akin kung ano na yung progress nyo, di ba? Let your car be an extension of yourself! Chaz! Shout out time! Yan! First of all, magte-thank you ako sa inyo kasi you keep on supporting my vlogs kahit kakasimula ko pa lang. And, ayun, mag-shout out na ako ngayon. Di ba? Payaman! Puta brad, ganun kakayaman! So, ayun. Shout out to John Adolf Bravo, jspecs.autoworks, Team Spec R, and Team Bakit Mo, Joloboy19, I hope you finish your studies na, and para makapag-project car na din, Jaggy.G, ayun, from Bulacan, Frank Javier from Isabela, hi, and ang dami nyo, hindi ko kayo lahat ma-shout out. Pero, syempre, may mga susunod pa naman akong vlog. Last but not the least is si Kuya Monzi. Feeling ko he's from Baguio too kasi sabi niya, Louisian represent. Ayan. Sila lang muna yung ma-shout out ko. Sana you keep on supporting my vlog. I-shout out ko pa yung iba sa next vlogs. So, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga new vlogs ko. Bye!